So alam natin, ha? Paiiksiin ko lang po ang kwento. At dito po nagsimula yan. Una, dinemote si GMA, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ha? Tinanggal siya dun sa kanyang position at binaba. Ha? Ngayon, si VP Sara naman ay nag-resign. Irrevocable resignation as a lakas CMD member effective today. Ha? Yung iba, ang ginagawa, ang sinasabi nila, hindi, nagkataon yan. Kaya yung mga nagsasabing mga dugyot vloggers na nagkasabay lang, payo ko po, medyo hindi para sa iyo ang political vlogging. Medyo ibahin mo na. Kasi eto ilang tarang pag tinanggi mo pa, ewan ko na. Okay, eto ang statement ni Vice President Sara Duterte nung siya ay nag-resign. This is to announce my irrevocable resignation as a lakas CMD member effective today. I am grateful to all the party members for the support that also once demonstrated that unity is possible to advance our shared dreams for our fellow Filipinos and our beloved country. Nothing is more important to me than being able to meaningfully serve our fellow Filipinos and the Philippines with President Ferdinand Marcos Jr. leading the way. Trust that my word, my commitment will be immutable. Ayan. I am here today because of the trust of the Filipino people in me to lead and serve them and the country. Ayan. Ito, may lalim na to. Andito ako ngayon dahil ako ay halal ng taong bayan. Sa madaling salita, ha? Hindi dahil sa politika nyo. Ito ay mabigat tong sinaba ni Sara. May lalim ito. Pinanindigan niya dito na ako ay halal ng bayan, mataas ang aking boto. Not directly, pero ito ang kasunod kasi niyan. Ito ang konteksto niyan. And this cannot be poisoned by political toxicity. Ayan. Sa madaling salita, may toxic dyan sa partido nila. Uminit na. In short, ha, hindi man niya pinangalanan, merong nangyayari sa loob ng partido. Or undermined by execrable political power play. Ayan. Ano ibig sabihin ng execrable? Ha? Ito yung terrible or very bad. Ha? Parang napakapangit na power play. May nagpa-power play sa loob. Ulit, hindi niya pinangalanan. Pero itong pinaka-importante sa sinabi niya. May toxic at meron nagpa-power play sa loob. Sino yan? Sino yan dyan sa partido? Ako, may hula. May opinion ako. Ito ang aking opinion. Posibleng mali ako. Bagamat hindi diniretso, tingin ko, nagbibida-bida ito. Itong toxic na ito at saka itong nagpa-power play na ito. Kasi gusto niyang ipakita na siya ang malapit sa presidente at very possible, mamaya pag-uusapan natin, very possible, ito yung pangatlong kakalaban sa Sara Tulfo presidency. Posible yan. Ayan na yung galawan. Galawang, kaya nga ako nagtataka, ito para sa mga dugyot vloggers, bina-downplay nila yan. Oh, para sinasabi nila, down boy, down boy, down boy. Papatayin na nila to sa media. Agad-agad to. Kasi baho ito eh. Papatayin nila to. Kaya nga yung sabi nila, ito'y, hindi naman ito'y dapat nagiging problema. Hindi.
the fact na dinemote si Gloria Macapagal Arroyo at si Sara na napakatagal hindi umiimik, tapos pag imig resignation, eh bobo ka pag sinabi mo, ay hindi, normal lang yayari yan. Bobo ka or dina-downplay mo. Ha? Ayaw mong malaman ng taong bayan, may problema sa loob. Eh, isikita mo si Sara. Hindi naman madaldal si Sara eh, di ba? Hindi nga pa kailamera eh. Sa katunayan, maraming ang... Hindi po ako ha, but ito po yung mga nababasa kong komento. Maraming ang nagagalit kay Sara kasi para siyang nakagitna. Lagi siyang nakagitna. Hindi dito, hindi dito. Kung bagat sa ano, hindi mainit, hindi malamig. Yun ang komento ng marami. O, hindi ko sinasabing tama yon, pero hindi ko rin pwedeng sabihing mali yun. Tapos biglang resignation? Maliwanag pa sa sikat ng araw, may problema sa loob. Kaya huwag niyong ida-downplay kayo mga dugyot, defenders. Hindi niloloko niyo mga taong bayan. O. Ngayon, kayo mag-research. Huwag nyo akong paniwalaan, huwag nyo paniwalaan yung mga dugyot defenders. Kayo umalam. Tama ba yung sinasabi na ito ay normal lang yayari? Ito ba is just another day in the office? O ito ay may problema? Alam mo yung... Bakit sumakit ang ipin mo? Dahil ba kumain ka lang ng candy? Hindi. Dahil may problema sa loob. Posible na trigger nung pagkain mo ng candy, pero kung walang problema sa loob ng ipin mo, hindi mananakit ipin mo kahit kumain ka ng candy. Meron ng problema yan. Ito, tuloy natin. I call on all leaders to focus on the work that must be done and leave a legacy of a strong and stable homeland. Mabigat din yun. Ano yung sinabi niya? Mag-focus kayo sa trabaho. Huwag sa press con. Ay, hindi, hindi. Hindi yun ang sinabi niya. Focus kayo sa trabaho. Huwag yung pamumulitik, ha? As simple as that. Kaya nga, nung sabi ko, napapanood ko itong mga defenders na ito, sabi ko. Wala talaga. Ang layo talaga ng argumento nila. Parang ang layo nila sa putukan. Sabi ko, ito bang mga to ay nagtatanga-tangahan o talagang tanga? Auto-defend pa rin? Buti naman sa wakas, no, na kasi marami pong nagsasabi. Ito nga po yung ano ng iba. Ano na, asa na si Sara? Ano na si Sara? Okay, hindi po ako 'yun ha. Sinasabi ko lang kasi nababasa natin ang komento, nakikita niyo naman. Asa na si Sara? Ano nangyari sa kanya? Ano na ganyan ganyan? Okay? Ako po wala pang napipili sa pagka-presidente, hindi ko po alam kung kung si Sara nga o si Tulfo. But malamang 'yan, yung dalawang 'yan. Isko, I don't know yet. Let's see kung tatakbo sa as senator sa 2025. No? Then we will decide. But titingnan natin ang resibo. Kaya lang ito yung mga nagsasabi kay Sara na naman tahi-tahimik naman niya, ganyan, ganyan, ganyan. No? Alam mo, hindi ko sinasabing tama yung strategy niya or mali. Pero ang sa nakikita kong strategy niyan, eh, tatahimik yan. Hindi niya kukontrahin si Marcos hanggang dulo at hahayaan niya yung kanyang mga alam mo na may mga vloggers yan. I'm not saying na bayaran yung vloggers, but what I'm saying is syempre may mga supporters na vloggers yan, so hahayaan niya yung mga vloggers to defend her. Gigitna yan kasi para makuha niya yung boto. Sabi nga nila, lagi nilang sinasabi, ang politika po is addition. So, hindi nila kukontrahin para makukuha nila yung boto ng Marcoses at siyempre makukuha nila yung ibang
ang loyalty ay na kay PRRD. No? Kasi nga naman, again, hindi ko sinasabing tama or hindi ko sinasabing mali, pero nauunawaan ko yung ganung style. Bakit ka mo? By being a Duterte, ang apelyido mo ay Duterte, that itself, malakas na. Bakit ka pa makikigulo dyan? So, dagdagan mo na lang. So, yung Duterteng apelyido, it will mean boto. Again, hindi ko sinasabing tama yung ganung style o mali. Pero totoo. Boto agad yun. Dagdagan mo na lang. So, bakit niya kukontrahin? Wala siyang kukontrahin. Pero, ngunit datapwat, makikita mo sa actions. Yun. Siguro, sa lantaran, hindi. No? Kaya, makikita nyo naman yan. Ha? Marami pang mangyayari. O, obserbahan nyo ngayon, sino yung mga defenders naman ni Sara. Para mabasa nyo ang sitwasyon ni Sara, tingnan nyo yung mga defenders. Kasi, tatandaan natin, may mga vloggers yan. I'm not saying bayad or hindi. Ang ibig ko lang sabihin, may mga supporters na vlogger yan. And doon malalaman natin saan pumapali. Gusto nyo, isa-isahin ko yung vloggers niya. Hindi, wag na. Kayo na lang maghanap. Ha? Lisa, akala na may power ngayon, kaya pal nilang pigilan. Maraming salamat, ha, Lisa. Akala ng mga may power ngayon, kaya pa nilang pigilan ng mga taong ginising at nagising sa brand of leadership ng Duterte. Wala. We cannot blame. Thank you, Lisa. We cannot blame them because una, malakas talaga yung sinundan ni BBM. Pangalawa, mahina siya talaga. So malakas, mahina, kikita mo talaga yung difference nung layo, no? Ang layo nung Duterte. Sa katunayan nga, dahil sa nangyayari, ha? Eto, may nagsasabi, kontra ka kay BBM, dilawan ka, hindi po ganun. Kontra po tayo sa maling gawain. O, sasabihin ko, hindi po ako dilawan. O, bakit? Sasabihin ko sa inyo. Etong nangyayari ngayon, it shows malayo na ang pag-uusapan na lang ngayon. Possibly, kung sino-sino ang magtatakbo 2028 and yung vice nila. Malamang Sara, Tulfo, at merong isa, humahabol. Alam nyo na kung sino yon. Humahabol. Bakit? Malakas. Malakas kay Mans. Malakas. Ito, yan. Humahabol yan. Pero, wala na talaga. Inodoro na talaga yung dilaw. Wala na. Sinong standard bearer nila? Kung bukas ang election, sinong standard bearer nila? Si Ontiveros? Naka! Lalamunin ni Sara yon, ni Tulpo, wala. Sus Mariosa. Sino pa? Trillanes? Aroy! Lalong wala. Malayo na. Kaya nga ngayon is, ang mangyayari ngayon sa tingin ko, independent Tulfo or mga Duterte, pamilyang Duterte or pamilyang Marcos ang mangyayari dyan. Dilawan? Wala. Huwag na kayong umasa. Ito ha, gisingin ko kayo. Kasi baka nangutulog kayo at nananaginip pa kayo, may pag-asa kayo, dilawan. Wala na. Wala na po. O, makialyado na kayo sa iba. Tingnan mo yung ibang channel dati. O, galit kay Marcos. O, ngayon, di ba? Hindi na nila inaano si Marcos. Makialyado na kayo galing gaya ng mga mainstream media ang iba. Kasi walang mangyayari sa inyo. Maniwala kayo, wala na. Wala na, dilaw. Wala na. Yung ano nyo, yung natuluyan yung ano, yung ocho, ano yung ocho din, ano, ocho inidoro, wala. Ngayon, kung naniniwala pa kayo, meron pa kayong standard bearer pagdating sa sa 2028. Ba, ewan ko na sa inyo. Pero, tama ang sinabi ni Elsie. Dilaw na ngayon ang nasa pwesto. Ayun.
Sa ibabaw, kaya ito po madalas kong sabihin, yung nasa ibabaw, hindi yan ang tunay na nangyayari. Iba nangyayari. Posibleng, hindi naka-official nakapwesto ang dilaw, pero silang may power. Oh, kaya nga ang sabi ko, makialyado na kayo. Iwan nyo na yung dilawan nyo. Bulahin nyo na lang si Mamsi. May mangyayari sa inyo. Tama si LC Roble. Nakikialyado na nga po sila sa pula. Sabi ko, love ko to. Oh, hindi, kulang pa yan. Pati yung mga ano nila, yung mga defenders nila, lipat na rin kayo sa pula. Kasi bakit? Hindi, alam mo, love ko to, nakaalyado na nga po sila sa pula, coach. Pero kasi may mga vloggers pa, may mga defenders pa yan. Ha? Umaasa pa ang taong bayang may dilaw. Love ko to, maraming salamat ang nagpa-member siya 11 months. Umaasa pa silang merong dilaw. Wala na. Wala na. Nakialyado na nga lang sa pula. Kaya lang, itong mga dilaw na ito, umaasa pa, galit pa nga kay Marcos eh. I'm talking about the people in general, not the politicians. Alam nyo naman ang politicians, kung asan sila makukuha nila yung kanilang agenda, doon sila. E sa ngayon, nakukuha ng dilaw ang agenda sa pula, eh, doon sila, parang mainstream media. Yung ibang mainstream media, nakukuha. Tahimik sila ngayon eh, di ba? Parang mga nabusala ng bunganga. Sa Jolly Wilder, sayang mga numpisa ni Piaradi sa mga drugs. Eh, tuloy. Totoo. Eh, bakit? Eh, mga wala silang silbi. O, sige, tuloy na tayo. Next tayo, ha? Sa lakas CMD, si Vice President Sara Duterte sa gitna ng usap-usapang kudeta sa Kamara. Si Congresswoman Gloria Arroyo naman na nauugnay sa issue, itinanggi ang kudeta pero inaming inasam niya ang House Speakership ng manalo si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. May mga nagsasabi nga, ang usapan, ha, ang dapat gagawin ng lakas ay si Gloria Macapagal Arroyo ang magiging speaker. No? Ayun ay usapan. Pero, ibang nangyari. Eh, alam nyo naman eh. Diba? Alam nyo kung bakit si Romualdez ang naging speaker. Siyempre, malakas yan eh. Pinsan yan eh. Oh, eh sino ba talaga nagdidesisyon? Kaya yung mga pangapangako, itaga mo sa bato yung pangako. Parang ed ka lang yan. Ano yung ed ka? Dati ayaw ni Marcos. Pinangako niya sa kampanya. Ayaw niya nung dati siyang senador. Ngayon gusto niya na. Anong meron? Ay, alam nyo na rin. Biglang kumala si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng partidong Lakas CMD. Irrevocable o hindi na ani niya mababawi ang kanyang resignation. Sa kanyang resignation statement, Ganon? Ganon pag nag-resign. Irrevocable. Hindi na mababawi. Ganon dapat. Hindi yung ano yung nag-resign ka, nagpapahabol. O para mag-shota. Break na tayo, break. Tapos balikan. Huwag ganon. Pag break, break. Pag sinabi, ayoko na sa'yo. Move on. Yes! I can move on 3 days. Yung pala, 30 years. Ha? Uugod-ugod niya. Hindi pa rin niya kakamag-on. 30 years niya. Yung pala yun. Yung 3 days, naging 30 days. O, di ba? Dapat ganon. Ha? Irrevocable. Sabi ni VP Sara na hindi siya malalason ng anayay political toxicity at execrable o nakasusukang power play. Ang mas mahalaga raw mapaglingkuran niya ang mga... Ay! Kailangan nasa picture parati yung idol niyo. Oh. Jerry Tosaki, may ugot ka, coach. Hindi. O, di ba? Ganun yung mga ano.
Nagbi-break-break tapos magbi-break sa Facebook, susumbong kay Facebook. Oh. Tapos after 1 week, bati na naman, nagde-date sila. Tapos after 1 week, magkaaway na naman. At tapos after 1 week, bati na naman. Paano isumbong mo kay Tulpo? Kaya, dapat wala na. Pag-break-break, tapos. Ang dali ko kausap. If I give you a warning, that's it. Consider me dead. Ganon. Pilipino sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Yeah, idol nyo. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Lakas CMD na nirerespeto nila ang desisyon at dahilan ng paglisa ni VP Sara sa partido. Si Inday Sara ang inilukluk na chairman ng Lakas CMD. Si House Speaker Martin Romualdez naman ang presidente ng partido, habang si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang chairman emeritus na siyang nagdala kay VP Sara sa Lakas CMD para sa kanyang vice presidential bid. Alam niyo, nakikita ko dito kay Sara. Ang nagdala kay Sara sa Lakas CMD ay si Gloria Macapagal Arroyo. At ito, para sa akin, ay matibay na pagsuporta kay Gloria. Isipin mo, hindi man niya binanggit, ang sinasabi niya, mga toxic lang kayo, mga animal. Okay, may ganon. Hindi ko alam kung sino sinasabi niya ng toxic. Okay, sino pa ba, di ba? At kayo na humusga. Pero ito ay isang, para sa akin, ay sulot ano dito, Sara. Bakit? Yan po ang pagtanaw ng utang na loob. Magre-resign ka, you will sacrifice because tinatanong mo yung utang na loob mo doon sa iyong kaibigan na tumulong sa iyo. Hindi yung pagkatapos mo maging presidente o vice president, iiwan mo yung nagtanggol sa iyo. Buti pa to si Sara may paninindigan. Hindi katulad ito si ES Vic, si Attorney Vic, iniiwan ni Marcos. Eto, nag-resign. May sakripisyo. Yung ilagay mo lang doon si Attorney Vic, hayaan mo, wala ka namang sakripisyo. Nilaglag pa si Attorney Vic. Nangyari ang pagbibitiw ni VP Sara isang araw lang matapos alisin si Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Ewan ko kay Sara, bakit kagrupo ang mga magnanakaw, sabi ni Food and Travel Archives. Aking palagay lang po ah. Gaya ng sabi ko sa inyo. Lagi pong sinasabi ng mga malalapit kay Sara, ang politika daw ay addition. Yes, totoo yun. Pero hindi ko sinasabing tama yun. Okay? Pero totoo. O, kaya siguro, yun nga. Alyado ka dito, mabola mo yung ibang naka-Marcos. Dito ka, DDS ka, mabola mo yung mga DDS. Panalo. Pinalit sa kanya si Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales. Sa gitna yan ng umuugong na umunoy kudeta o pagpapatalsik kay Romualdez bilang speaker, itinanggi naman ni Arroyo na meron siyang kinalaman dito. Pero inamin niyang pinangarap niyang maging House Speaker nang manalo si Pangulong Marcos, na pagtanto na lang daw niyang mas komportable si PBBM sa kanyang pinsan na si Romualdez. Dagdag pa, hindi si BBM ang komportable dyan, si Ma'am C. Si Ma'am si komportable dyan. Oh. Kung sinong desisyonan ni Ma'am C siya ang pupuesto. Teka muna, eto yan ha. Kaya daw nang pinagdudahan dito si Gloria Macapagal na magkakaroon ng kudita dito sa posisyon at inaasam niya ang kanya ang pagiging House Speaker. Posibleng totoo, posibleng hindi. Tapos nagkita pa raw sila sa Korea ba yun? Posible, posibleng ganun. Pero ito ang aking palagay. Sa malaki ang paniwala ko, hindi totoo na nagplano o nagpaplano ng kudeta para maging speaker si GMA. Tatandaan po natin, si GMA ay veterana. Ha? Alam niya yan at nangyari na sa kanya yan. Yang ganyang, medyo ganyang sitwasyon. No? I don't think ganoon ka kahina ang
strategy ni Gloria Macapagal Arroyo. So sa tingin ko, hindi po talaga nagpaplano pa. Kasi alam niya, sa ngayon, wala pa sa timing. At alam po yan ng marami, sa ngayon, wala pa sa timing. So, I strongly believe, mali po sila ng sinasabi na nagplano ng kudeta to si Gloria. Okay? Posible, some other time. Pero hindi ngayon. Kaya lang siya siguro binaba dahil nga may usapin na nawiwindang daw itong mga ito. Bakit? Malakas eh. Ang malakas, pahinain nyo. Kasi kung sakaling magkaroon ng impeachment, malakas ang Kongreso. Nasa kanilang partido. Naunawaan nyo? Ngayon pa lang, ginigiba na bago pa lumakas. At sino ang malakas dyan? Definitely, si Gloria. No? So, merong naaning sa madaling salita. Naaning. Lahalala nyo yung katang, huwag kang praning, ayun, napapraning. Alam mo yung parang napapraning, ito na naman siya. Alam mo yung pagka ikaw ay insecure sa isang tao, ito na naman siya. Eh, sabi nga nila, small but terrible. Eh, alam naman natin, makapangyarihan to si Gloria. Totoo yan. Aminin man natin, gusto man natin o hindi, makapangyarihan si Gloria. So, posibleng may naaaning. Pero hindi totoo na nagpaplano siya. Kasi hindi po sa tingin ko, hindi tanga si Gloria. Alam niya sa ngayon, it ain't the time yet. Hindi pa oras.